Pero hindi yun ang dahilan. Yung kabubuhan nila, alam nyo, ang tagal namin tinitiis niyan, maniwala kayo. Yung kabubuhan nila Graveyard, nila George Clooney, nila Mike Cervera, tinitiis namin yan. Tinitiis namin yan. Ang hindi namin matiis, eh, ayoko mo nang sabihin kapagkat sobrang laking dahilan. Talagang kasuklam-suklam na dahilan na pag nalaman nyo, ilalayo na kayo sa UTW. Sasabihin ko yon in due time. Ang mga basher, parehas lang kayo kabilaan na naniniwala, kawawa naman si Inday. So, wala pong naninira. Actually po, kami never kaming nagsalita kay Inday Marie sa labas before siya nagsalita. Kaya lang kami nagre-react lang po kami. Pero yung sinasabi namin ay straight to the point, walang labis, walang kulang. I resent po yung sinasabi mo, si Mia ang host, si Mia. Laser Vision Vlogs, may post si Tochi Kick sa LS ni Inday, naggalit kasi bakit daw sa iba pa nalaman ni Tochi instead Inday. Please confirm kung sino nagsabi kay Tochi. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi ko alam yan. Sorry. Ah, yung pong sinasabi, kasi di ba kanina sinasabi nila yung mga, ano, may mga marami kami mga ilalim, mga maduming galawan. Actually po, walang ganun sa amin. Ang nagaganon po ay sila, si Inday Marie actually, kasi po meron kaming kasama sa grupo. Ay, for some reason, may nakakarating sa kanya mga screenshot ng mga usapan ng mga grupo. So, ginagawa ng dinadagdagan na istorya, tapos parang pinapulit yung mind ng kasama namin. Yeah, po yung maduming galawan. May umakit yata sa'yo, check ko. Ano na? Pakicheck ko na yung Zoom ko. Tingnan ko. Sorry ha. Boss, George Clooney, babalikan kita ha. Ikaw, daldal ka ng daldal sa isang tabi, wala ka namang bayag. Totoo, wala ka ng utang. Dinadagdagan ng istorya, tapos parang pinapulit yung mind nung kasama namin. Hi, Attorney Didi. Hi, Attorney Didi. Hello. Wala kang utak, wala kang bayag. Bakit wala kang bayag? Hindi mo kayang ilabas yung mukha mo. Daldal ka ng daldal sa kila Attorney Didi na hindi nagpapakita. Ikaw, dakdak ka ng dakdak, ayaw mo magpakita. Puro kasi nungalingan pa. Mia, good morning. Good morning, Attorney Didi. Masaya ba tayo ngayon? Malungkot? Ano ba ang ating mood ngayon? Sabihin niyo sa akin. Ako naman ito. Ako lang. Exactly lang, Attorney Didi. Ako lagi naman ako masaya. Okay, mayroon ako itatanong sa inyo, ha? Ano po? Ano ba ang nangyayari? Ano ba, umalis na ba tayo sa UTW? Di ba, ilang araw na natin pinag-uusapan niya na umalis na tayo o nandiyan pa tayo? Ay, ako, tanongin ko kayo. Sa akin, ako mismo, umalis na ako. Hindi ako kasama, ha? Hindi ako kasama, ha? Kayo, umalis na ba kayo? Ano ba? Kasi po, Attorney Didi, isang grupo tayo. So, Yes. Pero umalis na ba yung group natin sa, ano? Umalis na ba tayo sa ating affiliation with UTW o hindi pa? Umalis na. Dinawin nyo, kasi hindi ako magsasalita against UTW. Hindi ko sila ibubulgar kung tayo may affiliation pa doon. Alam nyo naman ako. Ako'y professional. Hindi ko ibubulgar ang ating mga kasamahan. Hindi ko gagawin yun. Never ko pang ginawa yun. Yung mahinang ulo na nanlalaglag ng mga kasama, yung akala'y membro ako na nilalaglag ako, yung akala'y excited ako na maging member, na from day one sinasabi ko, hindi ako pwedeng maging member dyan at hindi mo kumakuha ng ID. Alam mo, yung iba dapat nakabound sa lupa eh. Sayang eh, mga lumalabas pa kasi, nagkakalap tuloy eh. Ano sinasabi yung graveyard na yun? Ako po, saksakan ng bobo. Ay, ako, tingnan, namali ako. Alay ba to? Ano, tayo-tayo? Alay ba to? Hindi po to. Easy. Nako, sus makiyong sip. Binabawi ko, hindi bobo si graveyard. O yan, ha? O. Hello, Lapatola. Alam mo naman, peace na tayo. Nagkain. Hindi, tingnan. Tayo ba'y member pa o hindi na? Hindi naman daw tayo naging member kasi ano, ayun pala nga. Hindi tayo naging member. Okay, di pwede ako magsalita. Pwede.
Sige, alam mo, nung una yan, itong mga ito, itong mga batang ito, mga nag-break away yan sa isang radio, ano to, radio program, si CPRM, di ba? Opo. Nag-alisan yan. Ngayon, di tumatambay din ako dyan, kina Christian, hanggang sa nagkaroon ng awayan, na hindi naman ako involved din doon. Tapos, nung naging awayan na, naghati na. Pero minabuti ko, nandito sa mama kay Lay Servicio, nandito ako. Siyempre, pinag-aralan ko, dito ako napunta. Ngayon, nung tinayo ko no, yung UTW na yan, sinama kami, inimbitahan kami. Yung unang-unang meeting, sinama ako, sinabi ko sa kanila, itong kay Mike Cervera, sino pa ba yung mga nandun? Ang dami nandun. Si George. Sino yan yung mukhang may problema? Sino? George, ano yun? George Clooney. Ayun, yung George Clooney. Yan. May diprensya. Jonathan Ginto. Jonathan Ginto. Yun, yung mga may diprensya. Di sinabi niya, ito. Tapos, di meeting, ano? Kompeti daw, ganyan. Sabi ko, hindi ako pwede maging member. Unang-una, mula nung araw na ito, hindi ako nagpapakilala, hindi naman ako. Pero lahat ng hanggang makakaya ko, mag-advise ako. Gusto nyo kung kailangan nyo ng advice, bibigyan ko kayo. So ngayon, nagkaroon na yan, UTW. So nag-launching, etc. Alam nyo na ako yan to. Pagkatapos yan, kung panonorin nyo lahat, lagi nyo ma, uy, salamat sa'yo, Atty. Didi. Pagka makasiging mga private meeting ko, kasanapin natin si Atty. Didi ng itay advice. Thank you, Atty. Didi. Yak, ako si Graveyard, si Mike Cerveran. Ako, kung bibilangin mo, ilang beses nagpasalamat yan. Ilang beses nagpasalamat yan. Yung si, ano yun, George, ano yan yun? May, hindi ko maalala. Oh, yun, yung sino man George na yun. Ilang beses nagpapasalamat yan. Uy, salamat. Si Inday Marie, ilang beses nagpapasalamat ako. Salamat, Atty. Didi. Kino-content pa nga kayo. Thank you, Atty. Didi. Oh, ano yung Christian? Si George Clooney ang nagpauso nung term mo na kapag hindi mo alam, kapag bobo ka, hindi mo alam ang limitasyon mo. Atty. Didi. Ang ibig sabihin, nasasaktan siya doon. Hindi niya alam ang limitasyon niya. Hindi. Tapos, ito na. Salamat. Lagi nga po ko pa sa salamat. Tapos, ito. Meron akong ititip sa inyo. Pero parang ayoko pang sabihin eh. Dahil naawa ako eh. Nung binubuo na yan, nahalata ako, aba, ba't ganyan ang mga kasama natin? May kasama tayong manluloko. May kasama tayong kriminal. May kasama tayong kung ano-ano ang mga ano na ayoko muna sabihin. Kung ano-ano ang plano. Sabi ko, parang hindi yata tama yun. Tapos sinasabihan ko sila na parang na-exploit kayo dyan. Kasama na rin ako. Hindi ko mo lahat ng LS. Sina Iris, yan, sina Kyla, kayo mag-organize niya, etc. Tapos, nung nagka-problema doon sa isa, nung kinakumpukunta siya, layas ng layas sa meeting. Hanggang sa bumukod at tumira. Tapos, sinasabi, nagtataka kami, ayaw kayong pasagutin doon, di ba? Naalala mo? Si Mia, nag-comment lang sandali sa LS niya, sinibak pa nang walang abiso. Sabihin, binubusalan nila ang mga tao. Matagal ko na sinasabi sa kanila na ang totoong may pagmamahal sa UTW, itong mga nandito, nakita mo si Inday. Ano sinasabi niya? Kakin niya. Sabi ko, yun na, una-una, interesado ba kami dyan? Wala namang interesado dyan. Tapos itong si Mike Cervera, George Clooney, si itong Graveyard Bellboy, sino pa ba? Sino pa ba ang mga nandiyan? Biglang ngayon, kailangan ko daw ng muka. Pinoy Breezy, ba hinahanapan akong bigla ng muka? Ang gusto nila, huwag ko nang payuhan ng mga tao at lahat sila kinakausap. Gusto nila, iwanan ko sila para huwag ko silang maturuan. Ayaw nila educate. Pinatitigil nila yung mga underground discussion. Ang gusto nila, kung pwede, wala nang ganyan underground. Tingin mag-meeting, meeting ng lahat para narinig ng lahat. Pinipigilan nila akong i-educate yung mga nandito. Pinipigilan nila ako. Laging sinasabi sa kanila, may tiwala ba kayo kay Atty. Didi na yan? Hindi nagpapakita ng mukha. Sabi ko, ako ba yung nakikiusap sa inyo na maniwala kayo sa akin? Ha, Mia? Christian? Narinig niya ba yun? Iyan. Tapos sasabihin nila, inilalaglag ako.
Anong klaseng utak meron yung talangkan-talangka na wala talaga, sobrang bobo? Paano ako ilalaglag? Hindi nga ako kasali dyan eh. Ilang beses ako pinakiusapan nila, no? Sabi ko hindi ako pwede sumali yan, tapos ngayon sasabihin ilalaglag ako. Saksaka ka ng bobo. Pero hindi yun ang dahilan. Yung kabubuhan nila, alam nyo, ang tagal namin tinitiis niyan, maniwala kayo. Yung kabubuhan nila Graveyard, nila George Clooney, nila Mike Cervera, tinitiis namin yan. Tinitiis namin yan. Ang hindi namin matiis, eh, ayoko mo nang sabihin kapagkat sobrang laking dahilan. Talagang kasuklam-suklam na dahilan na pag nalaman nyo, ilalayo na kayo sa UTW. Sasabihin ko yon in due time. Pero kung pipilitin nyo ako rito, ewan ko, willing naman ako sabihin. Easy. Parang ayun, ano kayo, bago bukas, di ba, may live stream kayo, ano?